Hello mga kalangit! So sa video natin ito, hindi po muna mga rabbit ang ating pag-uusapan. Magluluto tayo ng sinigang na nukos. And yan, sinisimulan ko na po ang paghihiwa muna natin ng sibuyas. Tapos balatan natin. Katulad na nakikita natin sa video. Yan, kagabi ulam namin ay sinigang na isda na may nukos din. Tapos ngayong tanghalian namin ay nukos naman dahil yun yung huli ng baklad. Balatan lang natin. Tapos sa pagbabalat ng sibuyas para hindi kayo matalsikan or hindi masakit sa mata dahil nakakaiyak yan pag hinihiwa. Kailangan basa yung kutsilyo nyo at matalas. O kaya naman, pwede nyo rin hugasan muna yung sibuyas bago ninyo hiwain para hindi masakit sa mata. So, yun yung tip ko. And yan na, nagpakulo na tayo ng tubig. Tapos lagyan na natin yung sibuyas and asin. Na yan ang asin. At pagkatapos, naghiwa naman ako dito ng calamansi. Yan, hiwaan lang natin. Yan yung ating pampaasim. Dahil nandito tayo sa linang, kaya meron tayong mga ganito. Libre lang, wala tayong ginastos. Kaya yan ang mas masarap at mas healthy na pampaasim. Ang ating sibuyas. Yan, hiniwa-hiwa ko lang. Pagkatapos nagpiga na ako ng calamansi. Yan, binipiga ko lang. Tapos, hanggang sa mauwas at matapos yan. And next, ibubuhos na natin dito yung ating nukos sa pinakaloang tubig na merong sibuyas at asin. Tapos yun, may natira pa. Chicken. Tapos, luin lang natin at ilagay na natin yung malunggay. Yan, di ba? Mas madami yung malunggay. Ganyan din ba kayo pag nagluluto? Mas madami yung malunggay kaysa sa pinakang niluluto. Tapos haluluin lang natin hanggang sa kumulo. And yun, nag-uusok na. Halo, halo, halo. Tapos tikim-tikim natin. Punta mo na yung timpla and ilalagay na natin yung calamansi na pinipigaan natin kanina para malasa at maasim. Yung ating pagluluto, yun yung mga ingredients na kailangan natin. Diba? Super easy, super dali lang niya. At yun, pagkakulo, ay haluin na natin yung ating niluluto. At ahunin na natin sa ating kalan. Kasunod ay nilagay ko na diyan ang kawali na malinis at iinit natin yung pirang ulam na bigay ng kapitbahay kahapon. Yan, ganyan din ba kayo kapag may natirang ulam sa handaan? Tapos iinit na lang, tapos kakainin na lang natin ulit. Yan, kasi New Year kahapon may nagbigay sa amin ng ulam. Tapos yan, yung tira. Ngiti lang natin. Tapos balikan natin yung ating yung niluto natin. Yan, dumating na si Pastor at tinikman niya yung ating sinigang. Kulang pa raw sa asin. Kaya dinagdagan niya. At hinalo-halo. At titikman na nang tinikman niya, kinulang pa rin. Dinagdagan pa rin. O, diba? Akala niya sarap ko magluto. Tapos yan, binalikan ko rin yung aking iniinit. At pwede na yung hanguin. Kaya haluin na muna natin. Ayun, nagtutong na nga yun doon sa dulo. Tapos yan, kukunin na natin. Ahunin na natin sa apoy. At biligan ulit natin itong ating sinigang. Isasalang natin para yung mga asin ay matunaw. Matunaw pa. Yan. Kaya dapat maayos talaga yung timpla natin. Di ba? Alam nyo, sarap ko magluto pero matabang talaga ako magluto. Tapos, pagkakulo,
ay ahunin na natin. Ahunin na natin, lagyan na natin dito sa ating papagyan. Tapos, maganda na tayo na pagkain. Ayan na, yung ating pagkain. Ayan yung kahapon, yun yung ngayon. O, diba, fresh na pressure up. Tapos, naglagay na ang toyo na may sili si Lola. Tapos, yan na yung aming mga kanin. And, kakain na tayo. Kain na